Nag-impake na siya. Hihintayin na lang niyang iba pang mga kapatid ni Lucas at aalis na siya. Hindi na siya magpapaalam kay Lucas. Sapat na ang nakita niya. Baka magkasamaan pa sila ng loob kapag nagpaalam pa siya rito. Ayaw niyang masira ang magandang pagkakakilala niya sa binata. Mas mabuti nang wala na siyang marinig na katotohanan sa bibig nito. Kinakapa niya ang sarili kung bakit ba siya nasasaktan kung totoo mang inabutan ng kanyang mga magulang ng pabuya si Lucas. Dapat lang naman yun dahil sa ginawang paggupkup nito sa kanya. Kaya lang, may ibang dahilan siyang ipinagsisinter. Ngayon lang siya nakaranas ng tumibok ang puso habang nakikita ang isang lalaki. At alam niya, mahal na niya ito. Bagamat hindi pa niya naranas ang umibig ng tunay, pakiwari niya ay ito na nga iyon. Kasi lagi niyang gustong makita si Lucas ngayon. Nasasabik siyang makita na ito at makausap. Palagi ring mabilis ang tibok ng kanyang puso habang kausap ito. At higit sa lahat, feel na niya na talagang mahal na niya ang lalaki. Kaya napakasakit ng natuklasan niya. Parang ang sakit tanggapin na kaya lang bumait si Lucas sa kanya ay dahil sa pabuyang tatanggapin nito sa mga magulang. Kung sa bagay, nakakapagtaka nga naman ang biglang pagiging galante nito. E yung nuknukan ng kunat yun eh. Nang magbuhos yata ng kukuriputan na ito ang unang-unang nakasalo, biglang nagbago at naging galante. Questionable talaga sa kanya yon. Agad-agad naman siyang nagpabola. Nakalimutan niyang pinurga nga pala siya ng sardinas at tuyo ng mokong na yun. At saka, maniningil nga pala iyon ng mga nagastos sa pagpapagamot sa kanya. Tigmak ang luhang dumukot siya ng pera sa kanyang wallet. Yung palagay niya ay sobra-sobrang pambayad sa mga nagastos ni Lucas sa kanya. At inilagay niya iyon sa isang sobre. Dinatna ni Lucas na malungkot sina Itoy at Lotlot. Nasaan si Eliza? Nasa itaas kuya, nagbabalot na. Sagot ni Itoy. Nagbabalot ng ano? Ng mga damit niya. Aalis na raw siya at hinihintay lang sina Ate Mara at Kuya Benji para magpaalam. At bakit? Saan siya pupunta? Mabuti pa ikaw na magtanong sa kanya kuya. Iyak ng iyak kanina pa eh. Parang sa'yo galit eh. Narinig ko kasing tinawag kang kuripot. Napatingin siya sa bouquet na binili. Kuripot pa ba akong matatawag? Sa mahal nitong bulaklak na binili ko para sa kanya? Lumapit sa kanya si Lotlot. Kuya, pigilan mo si Ate Eliza. Ayoko siyang umalis dito. Napabuntong hininga siya. Sa totoo lang, kaya hindi siya makaakyat-akyat sa itaas para kausapin si Eliza, ay inaatake siya ng matinding kaba. Malay ba niyang dumiga? Dapat nagpractice pa siya kay Molly noon, pero hindi para sa kanya si Molly. Si Eliza ang itinakda sa kanya. Sobrang lakas ng dating ng babaeng yon sa kanya. Tiis na tiis siyang ipinakita ang paghanga niya rito dahil ayaw niyang masira ang kanyang prinsipyo. Dapat lahat ng mga taong nasa poder niya susunod sa patakaran niya, kahit na nga sabihin pang mahal na mahal niya ito. Itinulak na siya ni Itoy. Kuya, akyat na! Ano ba? Pigilan mo si Ate Eliza. Sandali, bakit ako ang inuutusan niyo? Bakit hindi kayo ang umakyat? Eh ayaw nga eh. Sige na, baka dumating na sina Ate Mara at Kuya Benji, tuluyan ang umalis yan. Habang paakyat siya ay abot-abot ang kaba niya. Wala kasi siyang maisip na dahilan kung bakit bigla itong nag-alsabalutan. Gayong ang ganda ng relasyon nila nitong mga huling araw. Lagi pa silang magkasalo sa almusal. Nilakasan niya ang loob. Natanaw niya ang pinto ng kwartong kinaroroonan nito. Matagal siyang tumayo sa harapan nun, pero hindi makakatok-katok. Nangangalog ang mga tuhod niya. Pati baba niya ay tila giniginaw sa hindi maipaliwanag na takot na harapin si Eliza. Kapag nakauwi na ng bahay si Eliza, ay sasalubungin niya ng salapi ang mukha nito. Mugto na ang mga mata niya sa kaiiyak at panay ang tingin niya sa kanyang relos habang naghihintay sa pag-uwi ni Mara at Benji. Huwag na sanang dumating ng maaga ang Lucas na yan at matitikman niya ang galit ko. Hudas na yun. Kuripot na, mukhang pera pa. Para sardinas at tuyo lang pinakain sa akin. Tatanggap pa ng pabuya sa papa ko. Tumubo pa. Nang biglang may kumatok, nagmamadaling binuksan niya ang pinto. Sa pag-aakalang si Mara ang dumating, napatda siya. Naumid ang kanyang dila nang mabungaran si Lucas. Ni isa man sa mga plano niyang gawin ay wala siyang nagawa. Sabi niya ay sasalubungin niya ito ng salapi sa muka
kapag nakita niya. Pero ang tila gusto niyang isalubong Rito ngayon ay halik. Sabi pa niya, makikita ng lalaking ito ang galit niya. Pero tila gusto niyang ipakita Rito ngayon kung gaano niya ito kamahal. Napasinghot-singot siya at walang masabi. Para siyang isang palaban na biglang nabutata sa kalaban. Paano naman niya magagawang salubungin ng salapi ang ganitong kagwapong mukha? At paano naman niya magagawang magalit sa maamong mukhang sumalubong sa kanya? And besides, nahihilo-hilo siya sa tindi ng tensyon ng presensya nito. Iniabot nito ang hawak na bulaklak sa kanya. For the woman I love. Ha? Tangi niyang nasabi. Nasapo niya ang noo. Parang gusto niyang panawa ng ulirat sa sinabi ni Lucas. Sinikil niya ang damdamin para kay Lucas. Labagman sa kanyang loob ang gagawin, ay ibinato niya ang bulaklak sa sahig. Para ano yan? Suhol? Dahil kumita ka sa papa ko? O baka naman kasama na yan sa bill ng babayaran ko? Ano ba ang pinagsasabi mo? Nalukot ang mukha ni Lucas. Nagmama ang maangan ka pa. Talaga namang mapagsamantala ka eh. Akala mo'y hindi kita nakita na tumanggap ka ng pera sa papa ko? Nakita mo kami kanina? Oo, kaya wag ka nang magkakaila. At sa palagay mo'y kaya kong gawin yun sa... Nakita na nga ng dalawang mata ko ay nagkakaila ka pa. Sa pagkabigla ay galit na dinampot ni Lucas ang mga bulaklak. Sayang lang ang perang ibinili ko rito. Akala ko ay matutuwa ka. Akala ko rin nagbago ka na. Hindi pa pala. Tinungo nito ang pinto at binuksan iyon ng maluwag. Ang sabi na naitoy at lot-lot ay paalis ka na raw. Sige, maluwag ang pinto para sa pag-alis mo. Natameme siya. Bakit naging ganun? Mentras na siyang makapuntos, siya ata ang nabara ng lalaking ito. At bakit hindi man lang ito nagpapaliwanag? Siguro ay totoo ngang hinala niya at dinaanan lang siya ng bunsulan para maunahan siya ng galit. Galit na isinukbit niya ang backpack sa kanyang likuran. Nagdadabog na tinungo ang pinto pero tumigil muna sa harapan ni Lucas at tiningnan iyon ng pinakamatalim niyang tingin. I hate you! Bulyaw niya rito sabay hakbang palayo. Hindi man lang ito natinag. Tumigil siya uli at nilingon ang hindi kumikilos na si Lucas. Kuripot! Napabayo siya ng pinto nang makaalis si Eliza. Kasalanan niya. Ang laki niyang tanga. Bakit hindi man lang siya nagpaliwanag sa babaeng yun? Bakit hindi niya iginiit ang totoo na mali ang hinala nito sa kanya? Bakit hindi na lang niya ito niyakap habang nagwawala at sa kanya hinalikan para hindi makapalag at sa kanya ipagtapat ang totoo? Paano pa niya mahabol si Eliza? Ganitong galit na ito sa kanya. Kuya, bakit mo siya pinaalis? Umiiyak na wika ni Itoy. Kuya, mahal mo ba si Eliza? Tumayo siya at hindi nahiyang umamin sa nakababatang kapatid. Hindi ba dapat hinhabol ang isang babae kapag minamahal? Napatunga nga siya kay Lot-Lot. Tama ka, sis. Pero paano kung hindi ka mahal ng babae? At kaya nga siya umalis ay dahil hindi niya ako mahal. I hate him, Papa. I hate him for betraying me. Humahagulhol na sumbong niya sa ama nang makabalik na siya sa kanilang tahanan. How can he betray you? Gayong naging very honest nga yung tao simula pa lamang nang nakilala namin siya. Manluloko siya, Papa. Sinadya niya sigurong makita kayo para makakuha siya ng pera sa inyo at nagtagumpay nga siya. Ano ba mga pinagsasabi mo, Eliza? Hindi ba inabutan ninyo siya ng pera kanina? Maupo ka nga muna at ikalma mo ang sarili mo, anak. Wika ng kanyang ama. Naupo naman siya sa sopa. Oo, totoo ang sinasabi mo na inabutan ko siya ng pera. Pero alam mo ba ang ginawa ni Lucas? Tinanggihan niya dahil wala raw katapat na pera ang kahalagahan mo sa buhay niya. Ano ang ibig ninyong sabihin? Nagtapat siya sa amin ng mama mo. Mahal na mahal ka pala niya. Oo, inaway mo ba si Lucas, anak? Tanong ng kanyang mama. Yes, mama. Akala ko kasi ay... Nagkamali pala ako, mama. You better ask for an apology. Hindi dapat sinasaktan ng kalooban ng ganoong klaseng lalaki. Ma, tama bang magbalik ako sa bahay nila para humingi ng apology? May tiwala kami sa kanya at naniniwala akong walang masamang mangyayari sa iyo kung sakaling bumalik ka roon. Ngayon na, ma. Ha? Bakit hindi pa bukas? Gabi na.
Parating na ang Kuya Armand mo at marami raw siyang pasalubong sa'yo. Tell him, bukas na lang kami magkita. Matapos na humalik sa ina at ama, ay nagmamadaling umalis uli siya. Tahimik na sa apartment na kinaroroonan ni na Lucas, pero may ilaw pa sa salas. Dahan-dahang lumapit siya sa pinto at nasilip niya sa bintana na may taong nakaupo sa sala. Pero hindi niya makilala kung sino. Lakas loob siyang kumatok. Sino yan? Tinig ng isang lalaki ang narinig niya at pakiwari niya ay si Lucas iyon. Kumatok uli siya. Sino sabi yan eh? Kumatok uli siya. Paggalit na nagbukas ng pinto ang lalaki at kapwa sila natigilan nang magtama ang kanilang mga mata. Pero saglit lang ang naging pagkabigla ni Lucas. Bakit ka nagbalik? May nakalimutan ka bang gamit mo? O baka kulang pa mga pangiinsultong ginawa mo sa akin? Sa halip na sumagot ay umapo siya sa leeg ng binata at siya mismo ang humalik sa labi nito. Patawarin mo ako, Lucas. Hindi ko dapat sinaktan ang damdamin mo. Nalaman ko na ang buong katotohanan. Kasalanan ko. Kaagad kong pinaniwalaan ang nakita ko. Alaysa, aking Alaysa. Mahal na mahal kita. Hindi na ako mahihiyang aminin sa'yo yun. Forgive me for hurting you. I love you so much. Napangiti ng maluwag si Lucas. Napuna niyang nangilid ang mga luha nito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung tuluyan kang mawala sa buhay ko, Alaysa. Mahal na mahal rin kita. Ikinulong ng lalaki ang mukha niya sa mga palad nito at saka inangkin ang mga labi niya. Matagal na naghinang ang kanilang mga labi, naiiyak siya sa tuwa. Napakalaki niyang tanga kung nagkataong nawala ng tuluyan sa kanya si Lucas. Mahal na mahal niya ito. Are you willing to marry a man na maraming pakainin at mga kapatid? Pagkuway tanong niya. Yes, sagot niya kasabay ang sunod-sunod na tango. Muli siyang hinapit ni Lucas at hinagkan sa labi. Buong puso siyang nagpaubaya nang paulit-ulit na ang kinin ni Lucas ang kanyang mga labi para patunayan sa lalaking ito ang kanyang pag-ibig. And she even responded to his passionate kiss. Nasa kainitan sila ng kissing trip nang nasa baba na si Itoy. Ate Alaysa, nagbalik ka na! Rumihistro ang tuwa sa mukha nito. Pahama ka, Itoy! Complain ni Lucas. Niyakap niya si Itoy. Bumaba na rin sina Lotlot, Mara at Benji. Hindi ko naiiwan ang kuya ninyo. Talaga, Ate Alaysa? Tuwang-tuwang paniniyak ni Lotlot. We're getting married, ani Lucas. Yumapo siya sa bewang nito habang nakatunghayang lahat sa kanila. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, tinig ng kanyang ina ang kanyang narinig. Ma, bakit? Naaksidente ang Kuya Armand mo. Nasa Makati Medical Center at gusto kang makita. Ano ho ang nangyari? Pasakay na ng kotse ng mabundol ng bisikleta. May alamre doon sa harapan ng bisikleta na. Akalain mo ba namang tumama sa puwit ng kuya mo? Ang laki ng sugat eh. Sige ma, pupunta na po ako dyan. Ano ang nangyari? Tanong ni Lucas. Naaksidente raw ang kuya ko. Aalis muna ako. Sasama ako. Humahangos na nagtungo sila sa outpatient department. Dinatna nila na kasalukuyang nakaupo ang kuya niya sa isang bangko. Maya-maya ay lumapit na rito ang isang nurse. Mukhang masayahin ang mukha nito at may daladalang mga panlinis ng sugat. Sino ba rito ang nasugatan raw sa puwet? Walang kiyemeng wika ng nurse. Ah, ako. Nakangiwing wika ng kanyang Kuya Armand. Sige ho sir, dumapa na kayo sa kama. Anong gagawin mo sa akin? Tanong nito sa nurse. Aba, ay gagamutin ko ang puwet ninyo. Ano pa ba? Mataray na sagot ng nurse. Bakit ikaw? Wala bang lalaki? Nako, meron ho, kaso bakla, kayo rin. Baka sa halip na padapain kayo ay patihayain kayo nun. Napahagikik siya sa sinabi ng nurse. Aliw na aliw siya rito. May kapilyahan ito pero maganda. Napilitang dumapa na ang kanyang kuya. Hubarin na ho ninyo ang pantalon ninyo. Dagdag pa nito. Ano? Napauna tulit ang kuya niya. Bakit kailangan pang maghubad? Ayoko nga. Nako sir, hindi na uso ang maarte ngayon. At saka ano naman ang kinahihiya ninyo? Eh sanay naman akong makakita ng puwet. Lahat na yata ng klase ay nakita ko na, no? Napilitang maghubad ng pantalon ng kuya niya.
pero hanggang likod lang. Kasi nakabantay kayo kaya nahihiya si Sir. Sandali lang ho ah. Hinila nito ang kurtina at nagkubli ito at ang kanyang kuya. Maya-maya ay malakas na tili ng kanyang kuya ang narinig niya. Para naman kayong hindi lalaki? Konting gamot lang ay tumitili na kayo? Narinig nilang wika pa ng nurse. Kikay ang nurse na yan, Lucas. Nakakatuwa. Oo nga eh. Ang kuya mo pa ang nagbablush. Maya-maya lumabas na ang kanyang kuya. Pinababalik kayo ni Dr. Soler sa isang Martes. Huwag ninyong kalilimutan ha? Bilin pa ng nurse. Ay nurse, ano pong pangalan mo? Jennifer po. Jennifer short. Salamat sa medical attention na ibinigay mo sa kuya ko ha? Wala pong anuman. Masyado lang mahiyain ang kuya ninyo. Maputi naman ang puwet niya. Pigil niya ang matawa sa pagkataklesa ng nurse. Pero aliw na aliw siyang talaga sa kaprangkahan nito at sa mga binibitawang punchline. Sabay-sabay na silang umuwi. Naipakilala na niya sa kanyang kuya si Lucas. Pare, huwag mong paiiyakin ang kapatid ko ha. Ako ang makakalaban mo. Makakaasa ka kuya, sagot nito. Araw ng kasal ni na Lucas at Alisa. Lumarawan ang katuwaan kay Colonel Toribio na isa na namang ninong sa kasalang iyon. Siyempre, abay ang mga kaibigan ni Lucas na sina Mark, Jared at Daniel. Halos lahat ng mukhang nakikita ni Alisa ay masaya sa kasalang iyon. Tulad ng mga kapatid ni Lucas na sina Mara, Benji, Itoy at Lotlot, ang nag-iisa niyang kapatid na si Kuya Armand, ang papa niya at mama niya. Gayun din ang mga barkada niya. Wala na siyang mahihiling pa sa mga sandaling iyon. Lahat ng hiling niya ay naibigay na ng Diyos sa kanya. The most of it, ang kanyang groom. Natapos ang reception at sakay na sila ng bridal car na magdadala sa kanila sa airport para sa kanilang Hong Kong trip. Sino ba naman ang mag-aakalang ang kuripot na kinaiinisan niya nung una ay siya pala niyang mapapangasawa? At naniniwala siya na ang lahat ng bagay ay nangyayari para sa kabutihan rin ng isang tao, katulad na lang ng kanyang paglalayas. Akalain mong sa ginawa niyang paglalayas ay matatagpuan pala niya ang kanyang Prince Charming. Bakit parang ang lalim-lalim ng iniisip mo, love ko? Masayang-masaya lang ako, Lucas. Masayang-masaya ako na tayong dalawang nagkatuluyan. Hindi ka ba nagsisisi na kuripot ang napangasawa mo? Sino bang may sabing kuripot ka? Sasapakin ko. May kuripot bang ganyan? Ang grande ang kasal na naibigay mo sa akin. At ayaw mo pang magpatulong sa gastos kina papa at mama. Ito ang dahilan kung bakit ako maingat sa paggastos. Gusto kong ihandog sa magiging asawa ko ang the best wedding. I'm so happy na ikaw ang napangasawa ko. Ako rin, at natutuwa ako dahil mahal ka rin ng mga kapatid ko. Inakbayan siya ni Lucas at humilig naman siya sa balikat nito. I love you so much, bulong ni Lucas. Buhat kanina ay hindi lang yata nakasampung I love you ito sa kanya. I love you too, danti niya. Yumapo siya ng mahigpit sa bewang nito at sumiksik sa dibdib ng kabiyak. Lord, salamat po sa lalaking to. Salamat po na siya ang pinili mo para maging kasama ko sa buhay.